Tunay nga ang kasabihan na ang paaralan ang siyang ating pangalawang tahanan. Dito natin unang nalaman ng iba't ibang mga kaalamang hindi natin malalaman sa loob ng ating mga bahay. Dito rin tayo unang namulat sa tunay na realidad ng buhay, nagkaroon ng mga matitibay na samahan at nalaman kung paano tayo makapaglilingkod sa ating lipunan. Hindi natin malalaman ang mga ito kung wala ang mga guro na siyang nagturo sa atin ng mga kaalamang kinakailangan nating matutunan sa ating pagharap sa buhay. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin malalaman kung paano kunin ang value ng X or Y sa bawat equation. Ang kasaysayan ng mundong ating ginagalawan at higit sa lahat, hindi natin malalaman na ang mitochondria ay ang powerhouse ng mga cells. Tunghayan natin ang kwento ng dalawang gurong nag-alay ng kanilang buhay para sa kinabukasan ng mga pag-asa ng bayan sa Quezon City Science High School, sina Mr. Arnaldo Aichua at Inang Eden Paras. 33 years. Nagustuhan ko. Sa umpisa, hindi ito ang gusto kong profesyon. Hindi ESMA graduate ako. So, pagka-graduate ko, nag-iisip ako na pwede kong pasukan. So, namili ako. Ngayon, meron akong tiyahin na teacher. Sinabi sa akin, baka gusto ko subukan magturo. Sabi ko, sige, subukan ko. Pero hindi ko akalain na magtatagal pala ako. Ito, taagutin ako ng 33 years. Nagustuhan ko na kasi. Oo. Nag-enjoy ako. Gusto ko ng interaction sa mga iba't ibang klase na mas masarap kasi kesa sa opisina. Sa mga kayong interaction, oo, na gusto, malaking bagay eh. Unang-una, mahihain akong tao. Basically, mahihain ako. Hindi ako sanay na nakikipag-usap. Dahil diyan, sinubukan ko yung ano, na-boost yung moral ko. Nagkaroon ako ng confidence. So malaking bagay rito na akong nagawa nito. Tsaka nagustuhan ko yung interaction sa mga bata. Yan. Feeling ko, bata ako. At lagi akong bata. Masaya kapag meron ako interaction sa mga tao, lalo sa mga younger generation. Masarap makausap ng mga bata. Pero pag makulit, masarap na rin. Ay, marami. Kasi nga, public school ko. Maraming kakulangan, no? So, kinakailang gumawa ako ng paraan. Doon lumalabas ang creativity ko, eh. Siyempre, isa wala ang ganito. Nagawa ka ng paraan. Kami sa sariling bulsa mo pa. Kahit yung pagtuturo lang, yung magpo-coach na sa bata, para sasali sa contest siya. Ito, the A-Ram. Nagkabuhan ako siya. Wala kaming registration fee. Minsan, kailangan eh, kumain kami sa labas. Itutit ko naman ang bata pagkatapos ng contest. Kaya lahat sa bulsa ko. Tapos yung mga gamit, no? Minsan, wala tayong mga ano, equipment. Mga projector. Iisa projector namin dito, nag-aagawa mo kami. So, ang kinawa ko, sa bonus ko, binilig ko ng proyekto. Isang bagay lang yun. At marami pa. Isa lang yan. Dinadanas natin yan. Yung maliit ang sweldo, tapos kulang sa mga facilities, at saka yung mga dapat na ito sa mga bata yung namin na ibibigay kasi kulang ay todo pa. Ay kung gusto pa sumukit na nakahanda ka, ibigay mo yung buong puso at kaluluwa mo. Hindi mo pa pinasok para lang sa pera. Kung sweldo lang habon mo rito, mabibigo ka. Kinakailangan, gusto mo to. Gusto mo yung mga bata. Mahal mo sila. Kasi, kasama sa pagtuturo mo yun eh. Yeah, part yan eh. Kung tuturo ka lang, at parang hiwalay ka sa bata, gusto mo lang maitawid yung pagtuturo mo at wala kang concern sa kanila, mabibigo ka. Umalis ka sa profesyon yan. Kung gusto mo magturo, go. Pero sito it ang gusto mo yung pinasok mo na yan. Unang-una, hindi naman kalaki na sweldo rito, di ba? Kung gusto mo umaman, hindi ito ang profesyon na dapat sa'yo. Magnegosyo ka, di ba?
Kasi ang pagtuturo, tama nga naman yung sinabi noon na Nobel professor ito. Ang kinakailangan ay ang dedikasyon at commitment kasama yan sa profession ito. Patience. Dapat maaba ang pasensya. Tapos dapat trabaho yung mahal mo yung sweldo. Kasi pag sweldo ang tinignan mo, wala kang satisfaction. Yung trabaho ang tinignan mo, mahal mo pa talaga yung trabaho. Pag mahal mo, then go for it. Pag hindi, ibang profession na yan. Kasi walang pera sa teaching.